Magandang gabi, January 9, 2023 po. Nandito po muli ang order sa DIA Terminal 1 upang sunduin po yung ating dalawang OFW distress na naka-schedule po ngayong umuwi. Sina Russell Isaig at si Sharon Komal. Ang kanilang flight ay Oman Air WY843 ng ang dating po nila ay 9:30 PM ngayong gabi. Ito po ang ating dalawang OFW na to na sila po'y biktima po ng maling trato at may pang-aaboso sa kanilang kontrata. Sila'y humingi ng tulong sa atin last December 22, 2022, no? At agad naman natin binigay ng tugon at action yung kanilang hinanain at binigay natin sa kinaukulan yung kanilang mga suliranin sa kanilang employer. At ngayon nga ay nakatakda nga po silang makauwi sa pamamagitan ng ating gobyerno. Mamaya-maya lang at makikita na ho natin sila dahil gabi na rin ho rito at medyo malamig at yung klima ho ng ating hangin ay talagang makagat sa sinasabi nating malamig, no? At mamaya yung dalawang OFW distress natin ay makakasama na natin, no? At ihintay ko lang din yung kanilang mga pamilya na pumunta rito sa terminal upang makausap din natin. At mamaya lang at may bibigay ko na ako sa inyo yung update. Maraming salamat po. Narito na yung dalawa, si Sharon at si Russell. Ito yung dalawang tinulungan natin na mapauwi. Tulong ng ating gobyerno. Repatriation, yan si Russell at si Sharon. Tataka kayo, bakit dalawang agency sa isang putok lang, no? Kasi ganito ang ginagawa natin. Kapag talagang naabuso, dapat talaga binibigyan ng aksyon. Andito yung pamilya niya. Kaso yung isa wala pa, naligaw yata. Ito po yung husband. Ang ibang saya. Nagkita-kita, nagkaroon ng bonding. Ito po si Ate Susan ay isang nagkaroon ng medical condition, no? Dapat talaga makuha niya yung dapat makuha niya sa agency na po. Ganun din po si, si Russell. Yan, si Russell, si Bullet. Ayan. Hindi ako pinapatulong din eh. Kulit niya na eh. So, ngayon, nasa Pilipinas na. Next na move naman namin, magpapile kami ng SENA, single entry approach, para makuha naman nila yung mga claims nila, yung pera nila, yung ano. Sa tulong ng NLRC yan, National Labor at sa Dole. Ngayon na lang, kasi medyo gabi na rin dito. At magandang pagsalubong lang sa ano na to, dahil itong taon na to talaga sunod-sunod yung ginawa natin operation. Ito kung sila saksi. Ano mo sabi niyo? Alam kong siya na parang bangungot sa isang buwan, dalawang linggo na pananatili sa bansang Kuwait at din sa accommodation. Talagang hindi talaga biro yung dinanas ko at lahat wala akong ginagamot doon. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na hindi ako pinabayaan sa ganitong sitwasyon. Dahil nandiyan, alam ko kung maasa po ako sa gobyerno na sila po yung makakatulong sa mga pangailangan tulad namin. Isa na rin po yan, sabi ni bless ko po yung makasama ko, makilala ko po si Sir Robert sa ODA po. Salamat po talaga. Sobra po, nagpapasalamat ako. Isang bless po sa amin na mga katulad namin work it, na inaabuso, na walang hindi nakuha yung karapatan para sa amin, mga katulad namin OFW. Ikaw naman, Russell. Ikaw naman, ikaw. Uy, awa ka ng tawa. Ikaw naman. Maraming salamat po kasi nakauwi po kami ng ligtas niya at Sharon. Yes. Wala iyakan. Ano pa? Bakas ko sa bangungot. Nag-inawa na ages sa amin. Ano yan, walang boses. Sobrang hirap. Dinanas namin sa agency na Alshamia. Dito sa Pinas. Kaya babawin ngayon, natin. Sama ko na pamilya ko. At maraming salamat din po kay Sir Robert De Castro,
sa buo po ng ODAP. Sana po marami pa kayong matulungan. At least, sakto yung ano natin, wala pa ilang linggo. Parang kapatid. Yan, yeah, no, nakita nyo talaga, nangiyak-iyak talaga sa sobra kasi hirap ang inabot nila. Sakripisyo talaga doon sa Kuwait na yan. Kaya tama yung si attorney, no, nung ating attorney, no, na dapat talaga bantayan talaga ng polo yung mga ORW natin sa Kuwait. At papaalam na rin kami at medyo gabi na natin ito. Maraming salamat din po sa ano sa DMW, sa OWA, sa mga PCC Malacanang, OCC Dole na talagang hindi tayo pinabayaan sa ating mag-report at follow-up. Tapos pa lang ako na naiiyak, kakarating lang ng mga tao. Pauwi pa lang ako, pa-lap pa lang ako na naiiyak.